vehicle na gagawin ng pelikula, binigay yung script kay Kim. Si Kim nga, maganda nga yung story ni Kim kasi binasa niya ito sa aeroplano, di ba? Binasa niya sa aeroplano, pagdating niya sa Manila, sinabi niya, oh, masarap man siya pumunta. Sinabi niya na, pumunta sa, pagdating niya na Hawaii, sinabi niya, gusto kong gawin yung pelikula. So, then right after that, we set up a meeting ulit. And then, with regards to casting, syempre pinag-isipan namin yan. Isang matinding proseso. Ang lately, napansin ko na pinakamahirap gawin ang casting. Not unless love team eh. Kasi pag love team, madali na yan eh. Diba? But it's the first time that nagagawa ng pelikula si Kim na, ano, na kumbaga parang out of her comfort zone. Kumbaga, hindi yung the usual na ginagawa ni Kim. Kaya nung naisip namin yun, kumbaga nilatag talaga namin yung mga artists. And then, yung role ni JC, si Carl, siya talaga yung naiisip ko doon sa role. Si Dennis nga, nung muna ay manager ni Dennis, ang gusto kay Dennis yung role na Carl. Pero nung sinabi ko, sabi ko, no, mas gusto ko si Dennis doon sa role na Ian. Sabi ko, parang mas bagay kay Dennis yung role na yun. So, it took a while, and then finally, nag-sink in na din kay Popoy yung character, and then nabasa na din ni Dennis, sabi nga niya, sige, that's how it started. And then, with the roles of Miles and Marlo, what happened was, we were thinking kung sino bagay, originally talaga sa script, mas matanda yung sister. Pero sinabi ko, parang mas maganda na yung kapatid na mas bata, yun yung mas may alam tungkol dun sa konsepto ng pag-ibig. Yung hindi, kumbaga, si Miles kasi yung character niya, parang sigurado siya doon sa gusto niya. At ganun, yun na nga yung character din ni Miles, ganun din. Kumbaga parang sila yung, kumbaga parang bata pa sila, best friend sila. So parang sila yung padron eh, nung character dapat ni Kim. So, yun yan. Thank you so much. At ang ating next question. Okay, good morning. Pag-usapan naman natin yung controversial na love scenes nyo. And for Kim, paano mo pinaghandaan yung mga love scenes? Since meron kang tatlong love scene dito and it's your first time na gagawin. Naka-shooting ako. So, paano mo siya pinaghandaan and paano ka na-convince to do those scenes? Una, ayokong i-promote tong pelikulang to as puro love scene lang. Kasi hindi talaga siya... Parang napadaan lang din yung eksena na yon. So, I don't want to label this one great love na kung may one great love ka, magla-love scene ka, ganyan-ganyan. Hindi siya ganun eh. Dito sa pelikula, tinatackle namin ng lahat when it comes to love. Kung paano ka magmahal, ibibigay mo ba talaga lahat? So, kasali siya sa pelikula. So, hindi ko naman tinanggap yung movie na to as magla-love scene ako kasi gusto ko mag-level up ako, ganyan. Hindi naman po sa ganun. Kasi parang nakita ko lahat ng mga headline, parang Kim Joo loves him, Kim Joo may love. Hindi naman siya ganun. Parang hindi ko naman tinanggap yung movie na to for those scenes. So, ayokong maangka yung one great love na mapunta na Kim Joo may ka-love scene, yung ganun. So, pag napanood mo din yung buong pelikula, masasabi mo talaga na kailangan pala siya kasi hindi maiintindihan mo ng buo yung movie pag nakita mo yung element na yon. And hindi naman din siya sobrang haba ng 10 minutes 5 minutes ng ano. So parang it's different for me to do that and it challenged me to do those scenes na hindi ko naman talaga ginagawa na sa mga pelikula ko or something. Pero inalagaan naman ako ni Derek, yung DOP namin, si Mozy, sa mga shots, sa ilaw namin, and sa mga living men ko. So, secured ako na hindi naman siya parang mapapadjus ko po, ganyan. Hindi naman ako ganyan. So, I still remain to my core, and then gusto ko lang ipakita na this is part of our story, and this is part of,
how you give love. Kim, ano yung initial reaction ng family mo and your loved one? Nang malaman nilang meron kang mga ganitang scenes? Una, sabi ko naman, rated PG po kami, ama, lolo ko. So, pwede ka manood lahat. Pati sa mga apo-apo mo, pwede yun. So, parang nung sinabi ko sa kanila PG to, so parang, okay pala. So, hindi naman siya R16, R18. So, pag nag-R18, baka bendisyonan na ako ng lolo ko. So, hindi naman ganung level. So, rated PG naman siya. And for Dennis naman, kamusta ang work experience mo with Kapamilya stars, lalo na kay Kim, na isa talaga sa mga prime star ng ABS-CBN? Siyempre masaya, sobrang saya, lalo na nung na-discover ko na makakatrabaho ko sa pelikula si Miss Kim Chu, tapos naging entry siya sa Metro Manila Film Festival. Na-excite ako, hindi dahil naging pakasal siya sa MMFF, kundi dahil makakatrabaho ko yung isang Kim Chu na hindi ko in-expect na makakatrabaho ko ever, di ba? First of all, sa kabilang network, masaya yung pakiramdam na nakakalabas ka ng bakuran mo para makatrabaho ka ng mga ibang seryosong artista para pagandahin yung isang proyekto. So, very honored siya. Sobrang happy. Meron bang specific or scene dun sa movie na pinaka-challenging sa na ginawa mo, Dennis? Para sa akin, yung buong movie, isa siyang malaking challenge. Dahil una-una, bago yung mga katrabaho ko, totoo nga niya, nung first day, parang medyo, feeling ko hindi ako nakaka-deliver. Parang, feeling ko hindi ako nakaka-arte ng maayos. Kaya, kinailangan kong kausapin si Derek Eric para tulungan ako. Yun, malaking bagay naman na nakausap niya ako para mas maging komportable ako. Siguro kinakabahan ako, pero ayun, naitawid ko naman ang maayos yun. So, thank you.